Hello mga tol, welcome ulit sa ating panibagong video. May DIY na naman pala akong nagawa. Tara, samahan niyo ako kung paano ko ginawa ang hawakan ng kalderong ito. Ikaw ba naman laging napapaso sa kakahawak sa takip ng kaldero, hindi mo ba maiisip kung paano ito masosolusyonan? Bago natin ipagpatuloy ang panonood ng ating video, ay huwag kalimutang mag-like at i-subscribe na rin ang ating channel at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update kayo kung mayroon tayong panibagong upload na video. Nung nilagari ko ang kahoy na ito ay hindi ko na ipinakita sa inyo para hindi masyadong mahaba ang ating video. Inuukit ko siya ng dahan-dahan para mabutas para tumagos sa kabila. Medyo may katagalan pa bago natin matatagos yung butas nito sa kabila kasi medyo mapurol na yung ating pang-ugit kaya hindi natin siya maagad na mabubutas para sa tatagos sa kabila. Kaya konting tiis lang mga tol at matatapos din tayo. At hanggang sa tumagos na yung butas, at nung tumagos na ang butas ay atin nang nililinis yung butas para matanggal yung mga hindi magandang pagkaugit para maganda siyang tingnan at kitinis na. Bibilisan na natin ang paggawa nito para matapos tayo. At ngayon nilalagari ko naman yung butas niya para pumantay at para magandang tingnan. At ang susunod ay inuukitan ko na siya sa may bandang gilid para lagyan siya ng disenyo. Gawin natin ito sa magkabilaan mga tol para pantay siyang tingnan at lilinisin natin. Nung matapos ko lang iukit ang magkabilang gilid, sinisipat-sipat ko muna para makita kung pantay ba ang magkabilaan. At pagkatapos ay tinatanggal ko na yung kanyang kanto para magmukha siyang may curve dito sa gilid. Ganito ang paraan ko para mapabilog-bilog ko siya ng kunti. Huwag kayong gaganti kapag pinabilog kayo ng jowa nyo, kaya huwag nyo rin pabilogin. Hindi kasi yun maganda na binabilog-bilog nyo ang inyong jowa o kaya binubula-bula mo lang. O ayan, malapit na matapos. Tatanggalin lang natin yung mga pangit tingnan at mag-finishing na tayo. Pero nakita nyo naman, nakaporma na siya pero hindi pa natin siya napakinis. Parang napakadali lang siyang tingnan mga tol kung paano siya ginawa. Pero ang mahirap dito, yung pagpaplano kung paano mo siya gagawin at kung ano ang magiging kalabasan niya. Malapit na natin siyang matapos. Ang susunod nito, ililihain ko na pero hindi ko na papakita sa inyo kung paano siya lilihain. Nung natapos na, ikinabit ko na siya sa takip ng kaldero pero hindi ko na ipinapakita sa inyo kung paano ko siya ikinabit sa takip ng kaldero para hindi na masyadong mahaba ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.